namin na dun sa answers nyo, talaga nag-enjoy kayo sa pag pag-shoot nito. Now, we have one more question from the social media. By the way, yung mga questions natin from the media people who are here, we have last three na lang. Pero this one from Twitter, this one is coming from at I'm Kaloy underscore Tress. And this one is for the writers. Ang tanong niya, ang Hello Stranger the movie po ba ay continuation ng series o start of another story na of Miko and Xavier? So maybe our dear writers, Danielle Saniana and Patrick Valencia, can answer this for us. Hello, good evening po. To answer the question, continuation po siya from the series. So although may pagitan po, may time lapse from the series to the movie. So merong mga nangyari in between na yun yung kailangan nilang abangan. But it's a continuation from the series po. There. Sana ay nasagot yan. And last na lang from Twitter, at BB3YZ asks, gaano kakaibang Junjun ang makikita sa movie? Okay, so Junjun, this is you. Migs, baka you can answer this. Gaano daw kaiba na Junjun dito sa movie? Sige, ayan. May sagot ako dyan. Ang sagot ko po dyan, I think, is gaano kaiba? Siguro mas expressive at medyo mas magalaw na Junjun kasi kung babalikan po natin yung series, limitado po kaming lahat, hindi lang po si Junjun sa Zoom. So ngayon mas makikita po natin bilang po mga aktor kung paano po namin gamitin ang aming mga katawan, ang aming mga expression para iparating ang mga gusto namin, iparating na emosyon sa mga eksena yun. So palagay ko yun po yung sagot na sa tanong na yun. Well, ang ganda naman ng sagot na yun kasi once again, we're bringing the virtual kilig to the real world nga. So talagang level up itong movie na ito. Now, pumunta naman tayo sa ating mga friends from the media. Last three na. Let's start with Pelikula Mania's Nazamel Tabares. Hi. Kay Direct Dwayne. Hello po. Hi, Naz. Hi. How would you describe or differentiate yung Save Me in the series and Save Me in the movie? Ayun nga, syempre yung sa series, never talaga din sila nagkita together. Well, merong isang episode, ba diba, na nagkita sila, saka yung finale. Pero parang ito yung unang beses na makikita nila na isang 1 and plus minutes. 1 hour and plus minutes na together talaga yung dalawa. So feeling ko yun din yung inaabangan ng mga tao at yun yung ibibigay namin sa kanila. So yun, I think. Pero in terms of ano kasi getting to know stage sa series dito, anong stage ang Save Me? Anong stage? Kaya nga na sa writers namin, pick up ka from the series. Tapos may in-between. So hindi ko alam kung allowed na din akong sabihin no, kung saan sila nag-pick up or whatsoever. Pero definitely, nag-progress yung level ng relationship nila. Thank you. Kay Vivory. Hello. Kasi wala rin si Patrick. So, can you give us some non-spoiler updates on Kai Seth? Yung mga pwede kong sabihin. Direct answer. I think it's safe to say na the Kai Seth fans got what they deserve. Parang gano'n. Yan lang, thank you. Okay, mahilig thanks. Sa teasers si Vivory po tonight, no? Bawal spoilers. Okay. Okay. Thank you. Last na lang kay JC. Hello Stranger has been a great project for you. Dahil doon na you're named one of the artists to look forward this year. Kamusta naman ang pakiramdam? Paano ba? Hindi ko ma-explain yung feelings. Kasi nakwento naman ng yung story ng life ko. Kaya sobrang grateful ko sa Blackship. And kila Sir Miko, kila Inang, and sa lahat ng bumubuo na to. Kaya excited na ako sa mga susunod pang projects na parating. Yun po. Bakit inakabahan ako? Ayun.
Ayun lang naman. Thank you. Thank you. Thank you, Naz Tabares from Pelicula Mania. So, meron na. Meron na mga next projects, JC. Yes po, meron na. Yee! Sana po, supportahan nyo. We're so happy for you, JC. Now, let's go to People's Journal. Eugene Assis. Hi! Hi, BJ Ayi. Yes po, hello po. Hello. This question is for Marcus. Hello po. Hi, Marcus. Ano lang ang question ko is ano, nung total stranger pa si Janela sa iyo, ano yung impression mo sa kanya at ano yung impression mo sa kanya ngayon na hindi na siya stranger sa iyo? When she was a total stranger to me, yun po ba? Ano po yung impression ko sa kanya? Yes. Mm-mm. Well, para sa akin, hindi ko siya masyadong really got to know before dahil obviously she was the girlfriend of my friend. So, parang, I knew her, pero nung nagkakilala na kami on the set and that's when we kind of got close and we got to talking about music and stuff, dun ko talaga siya nakilala. And, yeah. What about now? How would you describe her and as a mother to your baby Jude? How would I describe her? That is a good question. It's a hard question. Other than amazing, strong, passionate, she is everything that I'd wish to be for a mother of my child. Okay. Happy to meet you. Thanks very much. Okay. My second question. Thank you. My second question is for whoever do sa cast. Nagkaroon ba kayo ng experience na nag-hello kayo sa isang stranger and then naging close sa inyo yung stranger na yun? Whoever. Ako po. Okay. Sir Eugene. I think okay. Most of us na-experience na po yun kasi feeling ko pag first time tayo mag-hello sa strangers. If ever, mga friends natin ngayon, they once were strangers to us. So, I think, yun po. Sino yun? Yes, so I've experienced it po. Okay. So, sino yun? Most po dito. Like, Migs, Marcos, Jillia, Ate Jillian, JC, yung mga cast po ng Hello Stranger, they once were strangers to me and then now we're good friends po. Ooh, sino yung pinaka-close sa iyo ngayon? Ngayon? Wait lang! Sino ba? Sino ba? iba-iba po sila ng ano eh, ng part sa life ko. Ng level. Pero, si JC po nag-volunteer. Siya yung sumagot for you. Wala mo naman talaga. Sige, ikaw na, pagbibigyan kita. Si JC po. Okay. What about yung iba? Meron ba? Wala na. Wala. Okay, thank you very much. Okay, thank you so much, Sir Eugene Assis from People's Journal. And ngayon meron tayong phone in question, pinapatanong ni I think Romel Placente. Marcos, this is for Marcos. Kaya mo rin bang gumawa ng BL series? Kung papipiliin ka, sino ang gusto mong makapair? Marcus, you're on mute. Yes. Ayan. Kaya ko ba mag-BL series? Oo naman. Kaya. I actually kind of super enjoy it. It's like, for some reason, it's so fun to me na to portray someone in a BL. Ano. Pero it's hard eh. As I've said before, wala naman akong preference kung sino gusto ko makapair.
of course, kahit sino yun, I would put in the hours to get to know them and work hard to, for the chemistry on screen. But I had a lot of fun working with JC here. A lot of fun. Uy, JC oh. Ito na ba yung next project mo? Joke. Okay, abangan na lang natin yan. But it's good to know that you're open to that, Marcos. Okay, now, our last friend from the media, from Chicanes, Albert Abelido. Hey, Mom! Hey, Albert! Hi! Congratulations! Pinanood ko ulit yung trailer. Wala lang, para kiligin ako ulit. Yung question ko muna is for Vibory. Dati mong ka-love team, is ka-love team na lang iba? Hi, Sir Albert. Sorry, what's the question po? How do you feel na yung dati mong ka-love team is somehow ka-love team na rin ng iba and you are supporting or rooting for them? Sino? And you have this. Oh my gosh. Sino po ba? Ah, si JC? Si JC po? Yes! And I'm so happy for him. Like, kung ano po yung, which one's good for his career, dun po ako, kung saan po siya masaya and kung saan siya magiging successful. Because kahit naman sino sa mga friends ko po, I'm always rooting for their success and their happiness always. So, yeah. Okay, okay. Thank you. Sure, thank you. And it's for ano for Marcos. Marcos, what's the plan now in terms of going back to showbiz for Janela and you as a family man? Going back to showbiz. Tuloy-tuloy pa naman po. For the projects, we're gonna work extra hard. We don't really have a special plan for it other than how it is, plain and simple. Gusto lang talaga namin magtrabaho at we love our craft. And yeah, we can't wait to come home to the Philippines, which is malapit na po. Wow. So yeah, excited. Like this, ano na ba to? This first half of 2020, yung pag-uwi niya? Yes, 2021. Opo. Oh, 2021 pala. Opo, wag na natin ibalik yung ano, 2020, Albert. Oh. Yeah, we were so excited. Excited to see you here na rin soon. Thank you po. Maraming salamat. And last question ko lang is, ano, tumatak kasi sa akin yung linya ng trailer, yung tungkol sa ano, yung preference sa yung top and then eventually nag-adjust siya. Ganyan. Kasi hindi ko pa nararanasan yun. As in, I was asked before but I never adjusted talaga. But anyways, yung question ko is for Jay and Tony, kung if ever, anong tawag dito, based sa pagkakakilala nyo sa isa't isa, ano yung sa tingin yung type of adjustment yung kailangan gawin so that like me a stranger will be closer to JC or me a stranger will be closer to Tony? Okay. Tony and JC, para sa inyo to. Si JC parang nag-freeze ulit. Tony, maybe you can take si this one first. Kasi ako naman. Sa question. Nag-freeze na ako. Oh, nag-freeze ka ulit, JC. Paunahin muna natin si Tony habang bumabalik yung internet mo. Okay, go ahead, Tony. Sa totoo lang, magaling si JC mag-adjust. Sorry if that sounds weird. But hindi ko sabihin, ako kasi marami akong topak eh. Pero si JC na yung nag-adjust. So parang si JC, pag kakaibiganin mo siya, sobrang magiging madali. Mas mahihirapan yata kayo na kaibiganin ako kasi, ayun, basta, ayun. So si JC wala. Okay. Okay na po ba yung internet ko? Yes, okay na, okay ka na, JC. Go. Ako naman po, palagi naman po, siya din nag-a-adjust sa akin. Kumbaga kasi, hindi talaga ako nagsasalita. Kumbaga, si Tony na yung nakipag-usap sa akin. And then, ako yung palagi kasing ano tawag doon? Yung magka-vibes kasi kami ni Tony minsan. Kumbaga,
ako lang yung nakaka-tease sa kanya, pero sa nakakanood na to, hindi pulling. Sa mga nakaka-misinterpret kay Tony, sobrang bait po na to, sobrang pag naging kaibigan mo to, talagang andyan siya para sa'yo. Kumbaga, sasamahan ka niya mag-grow, tutulungan ka niya sa lahat ng gusto mo, tutulungan ka niyan. Kaya, mabait yan. Sa mga nakakanood si Tony, hindi po yan snubber, hindi po yan masungit. Sobrang bait po ni Tony. Promise, ako na po nakakilala sa kanya. And Jillian, alam din ni Jillian yun. Alam ko yan. I know. Kaya, ayun, makinig po. Tama po yun. Promise. Isasadla ko po yung buhay ko. Wow! Okay, okay. Thank you so much and all the best sa movie ninyo. Salamat! Thank you, Albert! Actually, dapat last na si Albert, pero we just really can't ignore this question from Twitter. This one is coming from Isa Grijaldo _. Sabi niya, may kissing scene na po ba? Hehe. So I think kailangan talaga natin sagot to. I think this is the question on everybody's minds. May kissing scene na po ba? Who would like to answer this? Gusto niyo ako na rin. Oh, JC, matapang ka tonight. Sige, go JC. Hindi kasi sa mga BL series, ako lang palaging tinatag. Tapos yung picture ko, yung umiiyak ako. So lahat ng, oh, bravis. Lahat ng BL series dito, nag-kiss na. Kaming dalawa lang ni Tony. Tony, Tony, baka naman ikiss mo na ako. Kiss na ako. Oh, sinabi niya Tony ah, hindi Xavier ah, Tony raw. Oh my God! Ang dami na nag-aabang ng mga fans natin. Nakakaloka kayong dalawa. Yeah, abangan nyo na lang po. Abangan nyo na lang po. Tony, may gusto ko bang isagot doon? Well, hindi ka ba naawa kasi si Miko na lang hindi pa nahalikan sa BL series, di ba? Parang eh dapat si Miko na lang humalik kay Xavier. Bakit kailangan pa ni Xavier humalik kay Miko, di ba? Baby pa siya, di ba? Dapat ikaw mag-catch siya. Eh baby siya pero gusto niya halikan siya. Ano? hindi sa mga nabitin sa mga supporters namin na nabitin sa series, for sure hindi na sila mabibitin sa movie na to, promise. Yan na lang. Promise. Promise na raw talaga, nako ha. Wag niyo kaming gagawing ano. Wag niyo kong i-break yung hearts natin. Pero there you go, that's the promise of JC and Tony. This time daw hindi na kayo mabibitin. Before we say goodbye, meron ba kayong mga last messages, guys? Hinga namin kayo ng mga last messages, invites para sa lahat ng mga nanonood ngayon worldwide. Please do say something, say your messages to our sheetmates. Let's start with our director, Direk Dwayne. Go ahead. Hello po. Ayun, sana po manood po kayo. Feb 12 na po. At yun lang. Thank you everyone. There. And our dear writers, Danielle Saniana and Patrick Valencia. Hello po, good evening. Sa mga nag-support po sa series, sana po magtuloy-tuloy po yung suporta niyo dito sa movie. Streaming po February 12, Hello Stranger the Movie. Takits po sa Valentine season na to. Thank you. Alright, thank you. Okay, sa mga bagong additions sa Hello Stranger fam, let's start with Jin. Ayan, once again, sa lahat ng ating mga friends, family, all over the world, hindi lang sa Pilipinas, dahil mapapanood po natin to online, I'm personally inviting all of you to please watch and support Hello Stranger, the movie. Yan po, Feb 11, you can purchase the tickets, ktx.ph, may early bird promo pa ngayon, so make sure to take advantage of that. And this is for everyone, and lalo na sa mga naniniwala sa pag-ibig at sa mga hindi naniniwala, para din sa inyo to.
Ayan, maraming salamat. Salamat, Jin. So, it's for everyone. Jay, ikaw naman. Yun, thank you so much po sa lahat na nagsuporta po sa Hello Stranger, the series, and until po ngayon sa ating movie. As mentioned po kanina, the tickets are available now until January 11 for the early bird for the 150 pesos na tickets. And I just want to say thank you also sa lahat ng mga supporters ko. Maraming maraming salamat po kasi marami po nag-DM na they are very excited. So, thank you so much po. Yes, ang dami rin ano, nag-comment na inaabang ka nila, Jay. Okay, Marcos, ikaw naman. Ayun na guys, nasabi naman na already and I'm sure everybody will say the exact same thing. So I'm just gonna say, Feb 12 na po, malapit na, sobrang excited na ako para sa inyo, para mapanood nyo na. Yeah, it's gonna be a beautiful film and blessed to be a part of it. Thank you, Marcus, and we'll see you soon here in the Philippines as well. Now, sa OG fam naman tayo, Vivory! See you on Valentine's! Short but sweet. Okay, Jillian. And po, maraming salamat po sa lahat po ng nandito, sinamahan po kami. Ayun po, pati po sa mga fans and supporters, maraming salamat po sa pagmamahal. Lagi po tayong trending. Sana po, panoorin niyo po ang Hello Stranger the movie. Mula po noong January 20 hanggang February 11, may early bird ticket po tayo na 150 pesos. And after po noon nga, 200 na po. Makakabili po kayo sa solo.to/hellostranger. Pero eto na nga po, sana po panoorin niyo po ulit yung Hello Strangers the series sa Black Sheep YouTube channel po yan para fresh na fresh ang experience. Tama! Thank you! Thank you, Jillian! Migs, go ahead! Yes, kung nabitin po kayo sa mga kilig na nangyari ngayong gabi, wag po nating kalimutan i-follow po mga Sheepmates ang social media accounts ng Black Sheep sa Instagram, sa Twitter, at syempre sa YouTube at Facebook. Minsan po, at pati na rin po kay Direct Wayne. Ako po, yan po. Sila po, nagpapaayuda po yan ng mga kilig feels talaga. Kaya follow po natin yan. And of course, subscribe. Diba? Thank you, Migs. So ito na rin ang isa sa mga nagpapaayuda ng kilig feels kanina pa, JC! Ako pala. Yan, maraming salamat po sa mga fans namin ni Tony, sa Save Me, JC Tonics. At kung di dahil sa inyo, hindi rin namin to rating. And yun, sana po panoorin nyo ang Hello Stranger the movie sa mga BL fans. And sa mga, para sa lahat na to eh, sobrang sulit po yung 150 pesos nyo. Kaya sana po panoorin nyo. Okay, and let's go to Tony. Yes, guys, thank you so much for joining us tonight. We hope you guys had a lovely evening with us. Maraming salamat po sa time ninyo. And to everybody who's watching, please catch Hello Stranger, the movie, this February 12 on ktx.ph. So, ayun, super excited. Can't wait to see all of you guys' reaction. Sobrang excited na lahat, lalo na nung plinay natin kanina yung official trailer ng Hello Stranger the movie. Again, that is out now. So, panoorin nyo pa ulit-ulit hanggang mapanood na natin yung buong movie. Again, the digital premiere night will be on February 11 with the cast and director. Available yan worldwide. You can get tickets to that digital premiere night sa ktx.ph at 200 pesos. Now, for the regular screening naman, February 12 yan. And you can get tickets sa solo.to/hellostranger. It'll also be available worldwide through these platforms. KTX, I Want TFC, TFC IPTV, Sky and Signal, distributed by Cine Express, Bagong Cine, Now Na. And we have an early bird promo sa mga nakamiss. Ito yun, guys. 150 pesos lang per ticket hanggang February 11. So, get your tickets now. Beyond February 11, mababalik sa 200 pesos per ticket po yung price. And for the international audience, tickets are priced at $2.99. And this early bird promo, you can avail this sa KTX, I Want TFC, IPTV, and Sky. And once again, the whole movie is subtitled. So may English subtitles the whole time. So you can also share it with your friends na baka hindi marunong mag-Tagalog or mag-Filipino. So pwede talaga siya for everyone. It's available worldwide. So see you guys sa February 11 and February 12.
12. But before we say goodbye, kailangan meron tayong kantahan ng happy birthday dahil birthday niya bukas. Happy birthday, JC! Happy birthday, JC! Happy birthday, JC! Happy birthday, JC! We're so happy for you and we're so glad sa mga new projects mo rin, more projects to come and more birthdays to come. And guys, gawin na natin birthday gift kay JC ang pagbili ng tickets sa Hello Stranger the movie. And thank you all so much for joining us. Congratulations to the whole team. And maraming salamat sa lahat ng sheepmates who have been there since day one sa Hello Stranger the series pa lang. Ito na Hello Stranger the movie again. And February 11 ang digital premiere. Once again, I'm VJ IE from the number one music channel Mix, and this has been the Hello Stranger the movie media launch. Bye guys, happy birthday, JC. Thank you. Thanks everyone. Thank you po. Thank you. Salamat po. Thank you. Oh, bye. End card na po.